Nag-submit na ba kayo ng Expression of Interest or EOI sa Alberta Advantage Immigration Program? Ito pong Expression of Interest ay siyang bagong qualifying or screening para makapag-apply kayo sa Alberta Immigration Programs. Nagsimula ito noong September 30 at balita ko nagkaroon na ng draw last October 15. Kaya kung gusto niyo maging permanent resident sa province of Alberta, this is the only way, ang Expression of Interest. Hindi na po pwedeng diretso kayong mag-a-apply sa mga individual na mga streams nila. Hindi na pwede. Dapat ay Expression of Interest muna. Mas mahirap kaya ito or mas mabuti? Paano ang pag-a-apply? At ano yung point system? Yan ang ating pag-uusapan ngayon guys sa ating video. Kaya stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back! Si Ate Menchie po muli ito and today another topic about Canada. Kung gusto niyo ang gantong mga paksa guys, please subscribe to my channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. At gusto ko na ngang pasalamatan po ang ating mga channel members. Thank you kay Pecto H, Nanette Lapira, kay Erwan Villanueva, Raddar, Joy, Gabriel X, kay Nani, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Evel Delial, Jen C, kay Neri Castro, kay Marciano, and Nympha. Thank you po sa inyong support sa aking channel. At ngayon sa ating topic guys, okay, that's right, bago na po ang rule ng AAIP, ang Alberta Advantage Immigration Program, ang PNP program po ng Province of Alberta dito sa Canada. Bago sapagkat dati po wala silang expression of interest. Although may ibang probinsya po na gumagamit na ng expression of interest, isa example na po ay ang province of Ontario where I am. But this is new for Alberta. Kaya marami po ang nag-rush, marami po ang naging abala sa paghabol dun sa PETSA na September 30, ano po, na pagsisimula ng pagre-register o pagpapasok ng inyong expression of interest. Ang sistemang ito guys, una muna, kailangan ay kayo ay may at least isang programa ng Alberta PNP na qualified kayo. Ano po? Meron po tayong apat na mga workers sa stream na dapat at least isa doon ay kayo'y nag-a-apply. Pero lahat po ng inyong application prior, yung mga una nyong application, baliwala na po yun dahil kailangan mo nang dumaan kayo sa expression of interest. That's the new thing now for Alberta. So at least meron kayong isa sa apat, ang Alberta Opportunity Stream, Alberta Express Entry Stream, Rural Renewal Stream, Tourism and Hospitality Stream. And you can apply even if you're here in Canada or even if you're outside Canada. Basta po at kayo ay qualified sa any of this. Hindi ko po di-discuss isa-isa ang mga programang ito. Meron akong ilang videos guys na diniscuss ko ang ilan sa mga ito but not all. However, ang ating topic ngayon guys is yung expression of interest na bago, no? Nabalita nga natin, nung isang araw lang po ay nag-draw na po sila at meron ng mga naka-receive ng mga invitation to apply. Ang expression of interest is the initial phase of your process of becoming PR for the province of Alberta. It's like a screening process. Hindi po katulad ng nakalipas na direkta na kayong nag-a-apply sa mga PNP stream ng Alberta, 'di ba? Diretso kayong nakakapag-apply on your own. Now, sasalain muna kayo. Kailangan mo nang makita kung kayo ay karapat-dapat, may tama ka bang number of points? Point system po eh. So, ito ba 'yung mas maganda, ito ba 'yung mas mahirap? Sa tingin po ng marami ay ito'y mas mahirap dahil nagkaroon ng additional requirement bago makapagsimula ka sa pag-apply. What if hindi ka ma-draw? What if matagal bago ka ma-draw? What if mababa yung point, yung score mo at hindi umabot dun sa hinihinging score? Yun po yung sinasabi nilang parang mas mahirap ito, nadagdagan ang ating mga gagawin muna bago makapag-apply. Marami akong viewers na nasa Alberta at naghihintay silang ma-PR. Yun po, yan ang bago.
And before the end of the video din, makikita po natin guys kung ilan na lang ba ang kanilang kukunin for this year. Yeah, that's another thing. Gaano na lang kaunti ang kanilang kukunin ngayong taon 2024. Nasa dulo po ng video ko yan, kaya manatili kayong nanonood. Pero hold on, ang sabi po doon sa website, huwag kayong magmadali. Don't rush. Don't be in a hurry kasi may mga draw naman na sunod-sunod nilang gagawin. Hindi isang draw lang yan, no? Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-submit, inyo munang i-assess ang inyong sarili. If you're eligible in any of the four programs, then go ahead, submit your expression of interest. Ito po'y tinatawag na Alberta Workers Expression of Interest. Unang hakbang. Okay, unang hakbang. First step, mag-open po kayo ng inyong account sa AAIP portal. At yun po na may nandyan na sa website, madali pong makita. Magsasign up po kayo doon sa Worker EOI, Expression of Interest. Mag-open kayo ng inyong account doon. Walang bayad, no fee ang pagsasubmit po ng EOI. Dapat isa lang po ang account ninyo. Kung may previous kayong account, kailangan ay alisin nyo muna yon. Doon sa inyong account, kakaroon po kayo ng self-declaration na mga impormasyon tungkol sa inyong sarili. May mga tanong naman doon. Halimbawa po, ano ang English test score ninyo? Ano ang inyong pinag-aralan? Meron na ba kayong ECA, Educational Credential Assessment? Ano ang inyong trabaho? Anong NOC code? Mga ganon, no? So, i-declare mo on your own, honestly. Okay? At ang score po ay merong grid points. At bibigay ko sa inyo mamaya ng konti yung points. If you want to make correction or changes, you need to delete your previous account at gagawa ka na naman ng bago. Oy, naku, paano ba yun, Ate Menchie? Mukhang mahirap yata. Well, that's the rule, guys. We have to follow the rules. You will be ranked and placed on the pool for 12 months. Isang taon. Ito po ang expression of interest points grid. Maximum 100 points. Sana makakuha kayo ng 100 points. For the human capital factors, ang total po ay 69. Sa education, i-breakdown natin, no? Education, 22 points ang highest. Para sa doctorate degree, 12 points. Master's degree, 10. Bachelor's degree, 7. Trades and certificate, 7. Diploma or certificate, 4. Secondary school and lower ay 0. Location of highest level of education completed in Alberta, 10 points. Yun ang pinakamataas. Completed in another province or territory, not in Alberta, 6. Yun. So, wala pong sinasabing education outside Canada. Then, language. Sa language po ay 13 points ang highest. General language proficiency. Maximum points ay 10. Sa language po, kung ang inyong score ay 6 or higher, meron kayong 10 points. Tapos kung 5 ay 8 points. Kung 4, ang inyong average score ay 5 points. At kung 3 or lower ay 0 na. 0 point na po yun. Kung may French language kayo, meron kayong additional na 3 points. Ayun, kaya magiging 13 points sa language. For the work experience, total would be 21 points. Includes all experiences accumulated in Canada and abroad. 12 or more months na experience, 11 points. 6 to 11 months experience, 7 points. Less than 6 months, 3 points. Work experience in Canada, meron kang 10 points. 6 months or more, work experience in Alberta, 10 points. Sa age naman guys, di ba, alam naman ninyo, habang tumataas ang age, lumiliit ang score. Okay? So, sa age, if you're 18 to 20 years old, ang score nyo ay 3. 21 to 34, ang score ay 5. 35 to 49, ang score ay 4. At ang 50 years old and older, ang score ay 3. Ayun. So, pinaka-highest na makukuha ninyo sa age po ay 5 points. For family connection in Alberta, meron kayong 8 points. Kung meron kayo pong kamag-anak na nakatira sa Alberta, PR or Canadian citizen. Para dun sa stream na may job offer, this is applicable. Alberta job offer, meron kayong
16 points. Tapos yung location po ng job offer, may point pa rin yon. Kasi may mga lugar sa Alberta na gusto nilang siyang paglagyan o doon merong need, no? Doon merong higher need or shortage ng worker, may point po yon. May maximum point kayo na 5 points. Calgary Census Metropolitan, 0. Edmonton Census Metropolitan, 0. Rural Renewal Stream Designation Community, 5. Other Alberta Community outside Edmonton and Calgary ay meron kang 5 points. So, mas ilalagay po nila ang mga workers ay sa mga rural areas. Sana makuha niyo po ang the highest point that you could get. Isasubmit na po ninyo ang inyong expression of interest online. And you will be in the pool for 12 months. Makikita po ninyo doon sa inyong account nakalagay ay submitted. Kung kayo ay still in the pool, it will say submitted. Check kung kayo po ay nakalagay ay submitted. And then, i-check nyo rin ang inyong score. Malalabas po ang score ninyo dyan, not right away. Pero makikita nyo ang score nyo as the days go by pagkatapos ninyong mag-submit. Ang kasunod na ninyong gagawin po ay di maghihintay. Wait. Wait, your EOI is valid for 1 year. And it will be cancelled after 12 months. Ang gagawin nyo po kung hindi pa kayo natawagan, hindi pa kayo na-invite, ay gagawa uli kayo ng bago ninyong expression of interest. Yun, ganun. Hindi katulad nung una, na direkta kayong mag-a-apply sa mga program at bahala na kung ma-approve o hindi. This time, sinisiguro nila na kayo ay dumaan muna sa screening at nagsabi kayo na kayo eligible sa programa bago kayo nila papasukin. Ini-screen po talaga. Okay, ikatlo. Yun ang gusto nating mangyari ay ang makareceive kayo ng invitation to apply. Yun. Kapag kayo po ay binigyan ng invitation to apply, makukuha nyo sa inyong email at sa inyong account ang notice na yan. And ang status ninyo magiging nakalagay, invited. Ayun. Hindi na po submitted, invited na. At ang ikaapat na ninyong gagawin ay mag-a-apply na kayo sa programa na inyong, na kung saan kayo ay qualified. Diba po, yung apat nating mga programa, alin man doon, ipapasok nyo na ang inyong application kasi invited to apply na kayo. Nakapasa na kayo sa expression of interest, yun na yun. Bibigyan po kayo ng thorough instructions. You need to apply within 30 days paglabas ng inyong imbitasyon. Sa loob ng 30 days, dapat magsimula na kayo mag-apply at dapat matapos ninyo ang application ninyo in 60 days. May bayad po, magbabayad na kayo ng inyong fee sa Province of Alberta o dito sa ating AAIP. At ang bayad po ay $840 per application. Kung sakali at yan ang gusto natin, ma-approve kayo sa inyong in-applyan na programa sa probinsya ng Alberta, you will get a notice of approval at ino-nominate kayo nila sa federal program ng PR. Permanent Residency Program. Magkakaroon kayo ng isang package na sama-sama dyan ang mga instructions. At yun na ang masayang parte. Although, alam naman natin na application pa rin yun. Hindi pa natin sure kung tayo approve. Pero, malapit-lapit na sa home base. Okay, now, ngayon. Sabi ko sa inyo, gaano na lang ba karami o kaunti ang kanilang kukunin ngayong taon 2024? Ay October na po, kalahatian na po ng October. At balita natin, marami pang backlog, marami pang dapat na i-process dun sa mga previous application from January. For 2024, in the province of Alberta, meron pong 9,750 na allocation. Ang na-issue na po nila ay 8,398. Ilan na lang ang bakante? 1,353. Marami-rami pa rin. Dun po sa Alberta Opportunity Stream, ay ang target ay 5,264 at nabigay na po ang nasa 4,643. Ang spaces na lang po o ang kanila na lang iimbitahin ay 621. Yun, sabi nila. Ako yun, isa dun. Sa Rural Renewal Program, meron pong 1,830 na allocation at naibigay na nila ang 1,586. So,
ang bibigyan na lang po nila ng invitation ay 244. Sa tourism and hospitality, nakapagbigay pa lang po sila ng 399. 600 po ang kanilang target, so meron pang 201. Ay, kasama sana kayo doon sa 201 na iimbitahin. Express entry program, meron pong allocation na 1,930. Naibigay na ang 1,688. So, meron na lamang pong 242. Yan. At saka yung dedicated healthcare, 37 pa ang kukuni. So, total ng kanilang ibibigay na invitation to apply, 1,353. Yun, good luck. Sana po'y kasama kayo. Guys, reminders, unang-una, dapat ay eligible kayo at kumpleto ang inyong dokumento sa isang programang tinatarget niyong applyan. And then, gawin po ninyong honest ang inyong expression of interest kasi hindi pwedeng manghula. Nanonood ako ng mga analysis ng mga magagaling sa immigration. Sabi nila, you cannot just put any score for English test. Hindi mo pwedeng isipin lang na, oh, ang score ko magiging ganun sa English test. Hindi, kailangan talaga ihawak mo ang result ng iyong English test. Kaya kung interesado kayo, magsubmit na po kayo ng inyong expression of interest for the province of Alberta. Kung nagustuhan nyo ang topic natin, guys, you may subscribe to my channel, Menches Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menches Philcan Life at pwede rin kayong mag-join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Pecto H, Nanette Lapira, kay Erwan Villanueva, Raddar, Joy, Gabriel X, kay Nani, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Ibel Delial, Jen C, kay Neri Castro, kay Marciano and Nympha. Thank you po sa inyong support sa aking channel. At yun na muna, guys. Ate Menchi po ito from Toronto. Maraming salamat sa inyong panonood. See you again. Bye-bye.